tulong. Maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Okay, tatlong araw na lang. Ha? Tatlong araw na lang. Ha? At hindi na malaman kung ano gagawin. Ako tayo hindi na mo problema. Hindi, kaya, ang mga Kristiyano hindi na mo problema dahil alam nila ang kung ano ang diwa ng Pasko. Mm-mm. Yung mga nabubuhay sa makamundong pamumuhay hanggang ngayon ay tuliro at hindi alam kung sino ang uutangan. Oo nga. Yung, kanina ang ganda nga nung sinasabi na yung pagkaya tayo may Pasko kasi dumating na siya. Dumating yung manunubos natin. Yung manunubos. Eh ngayon hindi na. Kaya tayo may Pasko ay kailangan matutubos ko na. Oo nga, no? Ang aking mga pangangailangan. Mga naisan lang. Oo, tama. Ano, hindi ko na ano yung manubos saka natubos. Kaya mo, tinan mo, pagka ang Kristiyano ang nagpapabinyag, dalawa tatlo lang ang ninong at ninang. Oo naman. Pag mga Katoliko ang nagpapabinyag, 50, minsan 75 pa at hindi ang paris ng ninong. Tapos sa hindi nila kilala talaga yung tao. Tapos yung nagninong at ninang, hindi niya kilala yung magulang. Oo, wala. Correct, basta, correct. Ang importante, may kakayanan siya. Oo. Oo, kasi ano nila yun eh, binibilang na nila, ito, magbibigay ito ng ganito. Tapos, pati panghanda. Kinikwenta na nila, kailangan ang handa natin, ganitong halaga lang. Kailangan ang kikitain natin, ganito kalaki dapat. Correct. At saka, at saka saan ba nang galing yung kailangan lahat ng suot mo bago pag Pasko? Naging commercial na. Commercialized na ang diwa ng Pasko ng mga hindi Kristiyano. Nakakahiya kaya pag puro bago yung suot para huya. Saan ba pinanganak ang ating manunubos? Sa isang sabsaban. Diba, Tess? Napakasimple. Ano meron sa sabsaban, diba? Mabahong lugar, diba? Walang ang dekorasyon, diba? At saka ano, unang ibinalita ang nanandyan na siya sa mga pastol, diba? Hindi na sa mga mayayaman, eh. Kaya nga. Correct. Kaya, correct. Sa mga pasto, sa mahihirap. Yan ang mga nakasama niya doon. Pasko, ang diwa, ang tunay na diwa ng Pasko, dumating ang manunubos natin. Yes. So, kaya nga, ang Jesus, diba, yun ang ibig sabihin ng pangalan niya. Tagapagligtas. Messiah. Pero ngayon, ang Pasko, kailangan dumating na ang bonus namin. Wala na akong pakialam diyan sa ano, sabi niya. Basta't ang bonus ay bonus. Oh, di ba? 13 month pay ang tawag ng iba. Nandiyan sa batas, 13 month pay. Pero actually bonus 'yun noon. Parang nakagawian na kapag end of the month, ay end of the year, magbibigay ang mga employer sa mga empleyado. Hanggang bandang huli, nilegitimize na nila, ginawa na nilang batas. So nung nasa batas yung na dati ay bonus ang tawag, ba naurong yung bonus? Ay umabante, nagkaroon ng 14-month pay tsaka 15-month pay. Kaya tamutuloy, ang Pasko ng Pilipinas ngayon ay laging inuulan. Oo nga. Laging masama ang panahon. Oo nga, Tay. Kasi sasama na ng ugali natin eh. Hindi, o totoo. Then tayo na medyo, ano na tayo eh, komersyalismo. Hindi marami nang nananalangin kasi, Tay. Na? Para hindi makapaglibot pag umuulan. Nananalangin yung mga ninong. Malakas. Ano? Kaya ang Diyos siguro, ang Diyos naguguluhan talaga sa tao. Ito nagdadasal. Ano ba talaga itong mga anak kong to? Anak ko ba talaga ito? Pero Tay, katulad na sinabi mo, pinapanalangin nyo na hindi makalabas dahil umuulan. May G-Cash na ngayon. Diba? Pero nakakahiya naman yun. Tapos sabi mo, Ninong, ito yung G-Cash number ko. Nakakahiya naman yun. Hindi. Walang hiyaan na ngayon. Wala na. Walang hiyaan na ngayon, Lady Ay. Wala na. Walang hiyaan na ngayon. Wala na ngayon, Lady Ay. Nakakahiya. Oo. Kaya ang Pasko ngayon ay hindi na Mary. Obligatory na. Alam mo yan yung pinaliwanag talaga. Alam mo ba bakit Mary?
Bakit merry ang bakit Christmas? Ba't sinasabing happy ang holidays? At bakit maligaya ang Pasko? Pag hindi mo yan alam, may problema ka. May problema ka sa buhay mo. Hindi, ang atin na siguro, ano, sa kanila, eh. Kailangan na rin i-refocus ang isipan ng tao. Yes. Siguro at least yung mga religious sector o ano man tong sector, mm-hmm. siguro, ano, pagtulungan natin na ipaalala. At least yan eh. 180% na turn around ang paningin ng mga tao. Mm-hmm. Yeah, kailangan ituro mo na talaga kung ano kasi, ba. Kasi paganid ng paganid ang tao eh. Ay, so, grabe tayo. Hindi na nakukontento sa anong meron tayo. Sabi nga, nung araw, bagong buhay mo nga lang, buhay ka tong araw na to, papasalamat ka na, di ba? Yes. Ngayon, hindi. Hindi. Pagkagising agad, ang pinapanalangin, di ba? Ang mga material na bagay. Totoo yun tayo. Totoo po yun. Sinasabi nga namin, dapat pag nakauwi ka, magpasalamat ka. Pagising mo, magpasalamat ka. Pero ngayon, parang isinisingit na lang yung pasasalamat eh. Correct. Tapos ang bilis pa nun, thank you Lord. Tapos na. Saan ka nakikita yung mga pati religious sector nagsusulisit sa'yo sa Pasko? Ayun lang. Ha? Oo. May ganun tayo? Yung mga... Yun ang nakakalungkot talaga. Nakakalungkot yan. Dahil ang pananaw ng tao ngayon sa Pasko ay talagang iba na. Oo. Mm-hmm. Iba na. Talaga. Yun la, talaga. Oo, pero sa tatay ho, welcome ho kayo. Welcome kayo mamasko. hindi ho to speaking through experience. Hindi naman. Ang ano akin ho, pananaw ho ito. Pananaw ho ito. Baka sabihin nila, ano, di ba? Pero hindi po. Dapat talaga para sa lahat yun. General yung sinasabi. Tsaka dapat talaga may ganito na pinapaliwanag natin. Ano ba talaga? Para saan? Di ba sabi nga, ito na po actually yung simula. Papunta na tayo sa Holy Week. Di ba? So dito nagsisimula yung pinanganak siya. Correct. Hanggang dumating tayo sa Pasko ng pagkabuhay. Magkadugtong yan kung talaga nagsisimba siya. Kaya lalo tuloy ang tao ngayon pag nagpapasko ay nababaon na nababaon. Oo nga. Tapos yung New Year, imbis na wala kang utang, dahil mo utang. Kasi, kaya nga dapat New Year, walang utang. Pilit mong makasabay. Makasabay. Tama. Sa pangangailangan ng mundo, makamundong pamumuhay. Yun yung real na tunay na kalaban natin, yung makamundong pamumuhay. Yes, hindi yung Kristiyanong pamumuhay. Iba eh. Magkaiba yung makamundong pamumuhay kaysa isang Kristiyano. Pero samantalang yung mga yung nangangailangan talaga, makareceive lang sila ng biskwit, makareceive lang ng kahit lumang regalo. Tuntuan na yung mga bata. Saan mo matatagpuan yun? Pumunta ka doon sa mga parang sabsaban. Apo, yes. Sa mga Islam area. Mm-hmm. Na kung ano may makain sila, happy na sila. Yes. Sobrang tuwang-tuwa. Kahapon nakakita ako ng lalaki diyan sa may Nepa Q Mart. Nakatayo siya, yung tinda niyang mga sayote tay, nandun sa may banda doon, mabaka nga maapakan. Nakatulala siya doon sa gilid. Tinitingnan naman niya. Napasabi talaga ako. Sabi ko, tingnan mo siya, sabi ko sa piloto ko. Siya, tayong iniisip natin, ano kaya ihanda natin sa Pasko? Alam mo siya kung ba't siya katulala? Kasi iniisip niya, may pagkain kaya kami mamayang gabi. Wala pang bumibili ng sayote ko. Yun. So, yun ang pagkakaiba. Na pag tinignan mo talaga, di ba? Kunyari na sinuwerte ka, nakatanggap kang 13-month pay, siguro tayo ako para sa akin na pananaw lang din to. Kung instead na isipin mo ano yung gusto mong bilhin, tingin ka sa paligid mo, baka kasi yun, hindi pa masko yung kailangan nila. Pagkain lang. Oo. Tama. Minsan nga tama lang bigyan mo ng pagkain. Ilagay mo sa tama. Kesa sa ano. Oo. Kasi minsan saan pa napupunta eh. Pag may hawak na pera. Kung saan alam mo kanina tayo, no, total magpapasko, medyo light tayo. Kanina ko lang tayo talaga narinig yung Holy Night. Nung pinakinggan night ko kasi kinanta ng ano sa church. Paano? Ang ganda paano, na ibig sabihin. Ano ha? Itasi. Meaning na lang tayo. Hindi. Meaning na lang. Pero ang ganda ng ibig pala niyan sabihin. Oo. Talagang pag pinakinggan mo siya, maiintindihan mo kung ano ang Pasko. Mm-hmm. Ayan. Correct. Mm-hmm. Magtulungan tayo. Opo. Lalo na tayong medyo nakakaintindi, nakakaangat, na imulat uli natin
yung sistema natin. Mm-hmm. Yeah. It's okay na mag ano tayo ng kung ano yung ibibigay sa atin, pero para ikasama ng loob pag wala, ibang usapan. Kagabi na nakasaksi ako sa isang Christmas party, mm-hmm. ang ipinarapol Wigo. Sa sasakyan. Oh my God! Tapos, apat na motor. Wow! Happy lahat yung mga empleyado na nandun. Nabigyan. Oo. Nakita ko rin na may isa akong nakita na dati anak siya na isang politiko, kilalang kilala sa lungsod Quezon, nung siya ay konsihal, ay talagang sa kanya lahat lumalapit. Mm-hmm. Mga pulit kapwa niya konsihal, lahat powerful na powerful sila. Mm-hmm. Pero nung wala na sila sa posisyon nila, sa poder, na iba na, na bago na. Pero itong taong ito, mas happy siya ngayon. Mm-hmm. Nakausap ko eh. Mm-hmm. Mas happy siya ngayon kaysa buhay niya noon. Mm-hmm. Sabi niya, sabi niya, ibang-iba ang buhay ko noon. Noon kami, parang pinapanginoon kami. High profile, no? High profile sila. Lahat ng bagay, kahit hindi namin hinihingi, talagang dumadating. Mm-hmm. Yung mga nangangailangan, halos sinasamba kami. Mm-hmm. Tapos ngayon, ako, isang ordinaryong empleyado na lang. Mm-hmm. Sabi niya, pero satisfied ako. Mm-hmm. Kasi mas naramdaman ko ang tunay na samahan. Sabi yung totoong tao. Sabi ko, kasi boss pa rin ang tawag ko. Kasi yung pamilyang yon, kundi dahil sa kanila, walang Tatay Rani. Wala ako sa politika, wala akong na tumulong. Pero yung isang tao na ang taas ng estado nila, tapos ngayon napakababa. Mm-hmm. Sabi ko, boss, salamat. At nakausap tayo, nag-ausap kita, mas lalo kong naunawaan ang buhay at yung kung ano ang purpose talaga. Ayun. Alam mo, Tay, ipinadala sa iyo yun. Mm. Hindi yun aksidente. Samantalang kung sila, kung 1 million, 2 million, 10 million, kaya magbigay. Mm. Tapos pag gano'n, dinidiliberan sila, kahit di sila nangihingi, binibigyan sila. Mm. Pero ngayon, isang ordinaryong empleyado siya. Alam mo, Tay, meron akong kahapon diniscuss. Mm. Di ba tayo, ilang taong ka na sa mundo, ilang taong ka na, may iya ka pa sabihin edad mo, di ba? Ito, alam nyo ba, Tay, na ang tao, ang pinakasagad, merong sigurong ilan-ilan na siswerteng lalagpas, 27,735 days ka lang sa mundo. Wow. Kung aabot ka na 75 years old. Mm-hmm. Kung 60 ang aabutin mo lang, is 21,900. So ako, pag nag-isip ako, teka, kinumpiyot ko, Tay. Naku, ilang libo na lang araw pala ako. Diba? So parang pag inisip mo, ano na ngayon ang gagawin mo? Ito na lang ang araw mo. Correct. Parang tiktak kaya na. Dapat ganun ang perspective. Ako, natanong ko rin siya. Pero nakita ko, happy talaga siya. Kasi sabi niya, alam mo, kung siya, mas gusto ko ngayon ang kasama ko, mga totoong tao. Yes, ordinaryong tao. Yes, okay. Nung araw, mga malaking negosyante rito, pag Pasko, hindi magkanda o gaga. Kasi may hihingi pang ordin yun, di ba? Makita kami. Mm-hmm. Tapos, tama nga siya. Dahil yung nasa paligid niya, ordinaryong tao. Mas masaya yun. Mas masaya siya. Kasi sabi nga, wala sa material ang nabagay, ang totoong kasiyahan. Kaya nga, oo, wala doon. Nagpasalamat ako nang nakausap ko rin siya kagabi. Pinadalang ka ng anghel, Tay. Oh, mabait ka kasi. Hindi ako mabait. At least lumawak yung pang-unawa ko. Mm. Anghel yun, Tay. Mas lumawak. At believe ako sa kanya. Yung transformation niya from very high level, tapos nasa ground siya ngayon. Galing. Bihira makakapag-survive lang. Amen. Tama, Tay. Amen. Yeah. Sabi ko nga. Nakakasaludo siya, Tay. No? Yes. Kasi talaga napaka, yun yung isang pinakamahirap yung acceptance. Oh. Yung
lang, napakataas mo, tapos bigla kang bumaba. Ang hirap, pero sa kanya, naging alam blessing. Mo, hindi yun nahirapan, kasi kapag ka ikaw hinaplos ka na, mm-hmm. binago niya yung pananaw mo. Hindi mo yun mararamdaman, magugulat ka na lang, ay, ako na pala to. Mm-hmm. Correct, ganun. Correct. Kasi at nasa puso nagpasala- na niya. At nagpasalamat yun, tiyak tay, na hanggang ngayon kinikilala oh, siya. Sabi nga sa akin, wag mo ko tawagin boss, wag mo ko tawagin boss, ikaw ang boss ko. Sabi ko, boss, hindi. Sabi ko, kayo ang boss ko. Sabi ko. Yes. Kahit kailan, sabi ko, kayo ang boss ko. Sabi nila, di ba, pag sinabi mong God bless you, kailangan alam mo kung bakit. God bless you. Yung ano, ha? Puso na God bless you talaga. Pero ano, sabi niya, kita mo sa ngiti niya, hindi pa siya mo tumanda. Sabi niya, iba. Nagniningning ang galing sa puso na saya. Kahit na ang dami mong pang-detox, pang-botox, lahat ng tox. Sana nga all na maging kagaya niya ang pananaw sama ng tao. Siguro kung ganun, lalo na yung mga nanunungkulan ngayon, mahipo sila ng ganun, siguro ang daming aangat ng buhay ng mga ordinaryong tao. Kaya naman naghihirap ang mundo. Kasi ang tao nagiging ganito. Yes, ang nagpahirap talaga sa tao, yung mga politiko. Mm-hmm. Kami. Tayo. Uy, ikaw. Tayo na nga. Na lumingon. Gusto nyo magserbisyo. Para lumingon pa. Gusto nyong mamigay para sa tao. Pero ang saswapang naman ninyo sa porsyento at komisyon ninyo. Ayan, mamigay na raw tayo. Galit na sila. O baka daw mapalitan na yung ano program natin. Hindi, at saka ano ha, ang dami natin viewers ngayon dahil inaantay nila. Yes, dahil nga yung ating pamaskong handog ng ating tatay. Second batch. Ano, kahit wala tayong ano, pag mayroong nakunti pa natira doon sa pamimigay yes, natin, i-live nyo para pamigay. Ayan, okay, sige, tay. Wow, mag-aantay sila. Okay. Ayan, so ngayon, ito, ipaikutin mo muna, Boo, para magbigay tayo ng kahit ilang items lang muna. Hotdog, chicks, itlog, o bigas. Itlog ni tatay. Ayan, ang puti ah. Itlog ho yan ng 65. Delicious! 65 days. Delicious! Ito po ang ating mga mapalad na napili. Elena Abilar, Maris Espinilla, si Jonico Villalobos, Jasmine Porlucas Acol, at si Michelle Banayo de Mafelix. Kayo po ay napili para mabigyan ng itlog ni tatay. Delicious! Message po sa ating Flash TV Messenger. Kalaki po ang inyong pangalan, address, at inyong contact number hanggang alas 12 ngayon tanghali. Okay. Ngayon naman tayo, kasi meron sa ating lumapit, kailangan ng bone therapy. May update sige sa atin. Itong si Tess. Oo, sa akin din pala yun. Ito po tay, natatanda niyo na natawagan natin na si Josephine Buwal. Pero di ba Lady Ay, tay, hindi tayo nagkaintindihan kasi nga parang mahina yung signal sa kanila. Mm-hmm. At naputol na nga yung linya. Pero nakabalik siya, mas pinili ni tatay na babaan na lang siya ng personal para correct makita yung kanyang kalagayan. Okay. Siya po ay si Nanay Josephine Buwal, taga Katarungan Street, Barangay Batasan, at siya ay na-diagnose na may breast cancer noong taong 2019. Mm-hmm. Panoorin po natin ang aking panayam kay Nanay Josephine. November last year po ay inoperahan na po ako. Tapos nung ako'y maoperahan po, bali 2 weeks po akong na-admit. Okay naman po sa pag-uwi ko. Kanya nga lang po nag-request yung doktor ko na kailangan pong mag-chemo ako for 6 months po. Kasi po parang nung ako'y sinitiskan po, parang may nakita po sa akin sa baga ko at saka sa liver ko na maliliit na opo. Kaya yun, ang ginawa nila, nag-chemo po ako ng 6 months. Every 21 days po, nandun ako sa NKTI naman po ako nagpa-chemo. Tapos nito pong matapos na yung session ko, 6 months, ang sabi ng doktor sa akin ay yung cancer daw po ay nandito na talaga sa katawan ko. Kaya kailangan daw pong mag-bone therapy ako kasi mahina daw po yung mga buto ko na kailangan yun lang daw po yung panlaban para hindi daw po bumalik yung aking cancer. Nagbigay po sila sa akin ng quotation na ganito, Dok, sabi ko, wala po kaming pera, sabi ko, tapos nag-aaral pa po yung aking bunso, graduating na po. Ayun.
Pero nag-supporting po yung anak ko para lang may pagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Kaya ayun po. Kaya hindi ko po maipa-schedule talaga yung bone therapy ko kasi dapat po nung month pa po yun eh, nung October. Pero sa kawalan po ng pera, baon na rin po kami sa utang. Hindi ko po magawa-gawa na magpong therapy. Kaya ngayon po, may nakapagsabi sa akin na lumapit na po ako kay Tatay Lali. Ayan, Tay and Lady Anne. Yes. Mm-hmm. Bali, six session daw po six. Yung kanyang bone therapy. Magkano yung bone therapy niya, Tess? Ang sinabi niya sa akin. Per session, ha? Opo, 8,000 po ang per session. Ilang? Meron daw silang panimula sana dahil nga may mga trabaho na rin may anak niya. Mm-hmm. Kaya lang talaga nga, ang kinakabahala niya, hindi naman pwedeng isa lang kasi yes. Kailangan daw tuloy-tuloy. Ano yun? Tuwing kailan yung bone therapy niya? Every 21 days daw, Tay. Okay. Kada buwan. Ngayon po, Tay, sandali. Ang ano natin, Tay, pwede nga daw pong mailapit sa PhilHealth, Tay, dahil yung asawa niya ay membro ng PhilHealth. Sige, habang hindi, wala pang linaw at para makapag-bone therapy agad siya. Dahil simulan. Gusto nga talaga nga mabuhay. Gusto yes, niya nga, Tay. Sige, sobra. Sagutin ko muna yung ano. Yung mga bone therapy niya every 21 days, di ba? 8,000 ng 8,000. Okay. Sige. Oh my God. Oh, yan. Habang hindi pa, ano? Opo. Ang ganda naman po, Mas. Tingnan natin kasi ang sabi rin ni Delio, si RVP Delio ng Aceron, sagot daw ng PhilHealth. Yes. Hindi kung masasagot, ang tawag natin doon, bonus. Yes. Tama. Talaga naman. Ayan, thank you, Lord. So, Ma'am Josephine, kung sabihin mo, Tess, sabihin mo kagawad, Tess, na magpa-schedule agad at bibigyan natin ng Yung dati yung pinakabahala niya, Tay and Lady Ay, sabi niya nga, kung una, tapos hindi naman matutuloy, babalik at babalik siya. Yes, so, kailangan po, mayroon siyang naka-ready talaga na para na rin hindi na ma-stress pa yung anak niya nag-aaral. Eh. Oo, yes, Tay. Para makatapos. Working student, opo. Para at least, makatapos yung kanyang anak, Tayo na. Merry Christmas po, Nanay Josephine. Talaga naman. Nanonood ba siya ngayon? Oo, andyan si Nanay Josephine. Ma'am Nanay, baka pwede nating tawagan. Pa-schedule agad ka mo siya at bigay ko yung 8,000 pesos. Simula yan, tas habang tinitingnan natin sa sabi ko nga, sa PhilHealth. Yes, sa PhilHealth. Habang pinopreso, pinoproseso, may masa issue na kasi lumalaban yung pasyente. At alam niyo po ba, talagang napakaganda ng paghilom ng kanyang, sabi ko nga, Nay, yes, bihira. Ang daming lumalapit sa amin na breast cancer na grabe inabot. Pero isa lang ang ganda. Isa lang indikasyon nun na talagang yung katawan niya kayang lumaban. Yes, wala pang komplikasyon. Kaya kayong mga nagpapalagay ng dede, lalo na yung mga lalaki na gusto pa magka-dede. Diba? No? Ako nga sumuko eh. Mag-isip-isip din kayo. Sige, Tess, yan muna? Para bigay natin. Tayo. Okay. Sige, bago tayo. Bibigyan ko ng challenge itong mga nanunood sa atin. Ano tayo? Mag-endorse kayo sa amin na makapitbahay na kilalang kilala nyo na hirap na hirap. Okay. Bibigyan natin yung hirap na hirap. At kayong nag-endorse, bibigyan namin kayong pamasko. Wow! Game! Yung mga nakandami po. Biyaya talaga. 200 plus kayo dito nanonood ngayon. Narinig nyo to, ha? Ayan. So mag-endorse kayo ng hirap na hirap na kakilala ninyo, yes. Kapitbahay ninyo. Talagang walang-wala. Yes. Kahit ilan yan, sige. Nakatulong na kayo, meron pa kayong pamaskong handog mula kay tatay. Okay. Ngayon naman, pamaskong handog. Speaking of pamaskong handog, eto, panoorin muna natin. Panoorin natin. Namigay tayo, di ba? Pasko ay pagbibigayan at pagmamahalan. At sana yun ang makita at maramdaman ng kapwa natin. Ay, Tatay Rani, maraming salamat po sa pamasko niyo po sa amin. Malaking tulong po.
Sana yakapin natin ang mga taong nangangailangan na ang Pasko ay pagmamahalan, pagmamahalan, at higit sa lahat, pagpapakumbaba at pagpapatawa. Thank you po, Tatay Randy, sa pamasko niyo po. Malaking tulong na po ito sa amin. Salamat po ng marami. Salamat po kay Tatay Rani sa binigay niya pamasuhan doon sa aming mga Pilipino. Katulad din po namin. Salamat po. Merry Christmas sa inyo. God bless sa inyo. Gugi Oli. Ayan ang Gugi. O, oh, di ba? Tahay iba yung iti nila. Yes. Di ba? Well, simpleng tao, simpleng pangangailangan, masasatisfied sila. Yes, po. Pagka lumawak ang pangangailangan mo, lumawak ang pangarap mo na hindi mo naman kaya abutin, yun ang nagiging problema. Yeah. Hindi mo na-appreciate. Hindi mo ma-appreciate. Lahat ng bagay hindi mo kaya mo, ma-appreciate. Yes. At ano rin at ito, baka sabihin nila, mayroon kasing ilan, di ba, nagsasabi, ang pagtulong hindi pinapakita, mm-hmm. di ba? Hindi po, yung pong video na yan, pinapakita hindi para sa kung ano pa man. Wala po yung politika. Yes, ano po yan? Pinapakita natin, pwede tayo magbigay. Para ma-inspire. Ma-inspire po tayo. Mm-hmm. Tapos pwede tayo magbigay. At sa mga nangangailangan, may pag-asa po. Ayan ang sinasabi natin. Oo, sige, politika. Politiko si tatay. Kasi hindi naman natin tayo mabubura. Yung katotohanan na yun. Eh, sabi ko nga. Kami nga ang dahilan kung bakit nagkahirap-hirap kayo. Eh. Pero hindi ibig sabihin na yung mga ipinapakita natin ay dahil sa politika. Yeah. Hindi po. Dahil bago pa man po si tatay nanalo bilang konsehal, di ba, ng District 2 Quezon City, nandiyan na yung programa na yan. At hindi pa po siya, wala pa, hindi pa natin siya, kahit ako hindi ko pa siya kilala nung panahon na yun, ginagawa na po niya yan. Kaya at hindi mo talaga pwede instead sabihin. Na tayo maging ano, yung ganyan naman yan, hindi po, ikaw mismo, sabi ko nga, di ba, ilang araw ka na lang ba sa mundo? Tanungin mo sarili mo. Baka gusto mo, gumawa ka rin na mabuti. Instead na tayo ay nagsasalita ng hindi maganda. Then, tsaka nasubukan namin, ang pamilya namin, nasubukan namin na natulog kami sa Pasko nang wala. Na nasubukan din namin, ang tagal namin maghintay sa tatay namin. Opo. Na dahil magpapasko na, at least may Noche Buena na. Pero dumating ang gabi, malapit na, wala rin ang dalang tatay namin. Ganun talaga eh, di ba? So, pero eto ko, di ba? Kaya naiintindihan ko ang pangangailangan nyo. At ulitin ko, yung pinamimigay namin, hindi ho namin pinangihingi. Yun yung maganda dun eh. Hindi yes. namin pinangihingi. Pinagtrabahuhan po yan. Kaya kung sa tingin niyo iyan lang, ay pasensya na po. Pero yan po talaga ay galing sa puso. Okay, so commercial muna tayo. Yes, ang oras po natin, alas 10:32. Ang oras pong ito, hatid sa atin. Uy, yung mag-de-date sa Gogi Yoli. Pagkatapos na ng Pasko para ano, mas ramdam nila. Okay. Nagbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Yes, at alam nyo ba, yung serbisyong bayan ho, action center natin doon sa 24 ng gabi na walang pagkain, i-open ko yan. Wow! Oh my God. May pagkain. Woo! Merry Christmas! Yung mga walang ano, punta sila roon, may pagkain. At makakasama niyo ako roon. Yay! Ganda niyo. Magandang Pasko yan, Tay. Yes. Yep. Ito, babati muna. Pinapabati ni Bebe Ellen. Pag-greet po, Merry Christmas, CDCG family. Lalo na po kay Miss Yen. Nanonood sila. Mm-hmm. Yen Dreyfus. Thanks for watching. Kanito, Mamita, Lina, Gener, Glenda, Arendela, Teresa Romano, dami. Pablo Arceo, Jeng Marquez, Aikumen Gatmaitan, June Decatoria, Anne Frazier, Yumi Pineda, Maylin Soriano, Emily Galupo, Doc Lynn Briones, ganun din kay Daisy Valencia,
Tony Sanchez, Noriman Sanares, Malin Avila, Idol Chucky, Dreyfus, and Family. Kilala nyo na. At si Madam Eileen, Daddy Henry, Ralph, and Elia. At may pahabol pa, ganun din kay Dennis Dico ng Philippine Stamp Collectors Society. Wow! Dami nila. Thank you, thank you. Isang araw, pupunta sila sa Flash TV. Wow. Yes. Basta ako, sa 24, nandun ako sa Action Center. Yeah. Basta yung, ang pupunta lang dapat doon, yung walang-wala. Uh-huh. At paghahatian natin kung ano meron ako. Ayun. Ayan na, narinig nyo na ha. Yun 24. Lang pong walang-wala. Yung mga walang nasa kalsada, marami yan. At syempre, noisingit ko na rin. Happy birthday kay Ate Liberata Bautista. Martin Bautista. From Cavite. Uh-huh. Ate Libay, happy birthday. Mm-hmm. At meron kang regalo kay Tatay Rani. Yes. 500 pesos. Ayan. And grocery. Ano yan? Yung pamaskong handog. Hoy, yes. Bago sa lahat, ano, congratulations Mayor Joy. Siya yung the most sa Metro Manila, ang taas, 95% ang outstanding mayor. Talaga naman. Talaga. Wow. Iba talaga. Iba sa Quezon City. May joy kami sa Quezon City. Ngayon, eto, pamaskong handog ruleta muna tayo. Yes, pamigay tayo ngayon ng 10 muna. Iuna natin. Na pamaskong handog. Grabe, yan. Hindi na makita yung ano, Tay. Sobrang dami. Salamat po sa inyong pagmamahal sa servisong bayan. 20 lang ngayon yan, di ba? Opo, 20. Ang gawin nyo ng 40 yan. Wow, total, oh my God, sige. 21 na ngayon eh. Uh-huh. Di ba? Si okay. James Asnan. Asnan. James Asnan, congratulations. Yeah. Pangalawa. Mag 20-20 tayo ah. 20 ngayon, mamaya 20. Oh, mamaya okay. 20. Pangalawang winner. Angel Balisi. Angel Balisi, congratulations po, pangatlo. Ayan, ang ganda ng ruleta ni Boo. Ganda ng kulay. Oo nga, Paskong-Pasko. Jessa Bagasala. Uy, Bagasala, si Jessa. Yes, si Jessa. Congratulations sa'yo, girl. Nanood din pala si Jessa. Aha. Pang-apat. Ramil Nicor Gornes. Ayan, si Ramil Gornes. Suki din natin yan. Panlima. Next. Fifth winner. Uy, Rizalyn Belliones, girl, congratulations. Pang-ani. Ang saya ng kanilang ano. Ito, siguradong Noche Buena, meron ng handa. Naririnig ko yung mga sigaw nila sa Zosimo Amplayo, congratulations po. Zosimo Amplayo, bagong pangalan yun ah. Pampito. Sino yan? Virgie Gomez Lumbao. Virgie Gomez Lumbao. Congratulations. Pang-walo. Mga mapalad. Talagang inabangan nila. Uh-huh. Ang dami kasi nagsasana all. Ayan. Ito, uy. Si Redmond Palmea. Redmond Palmea. Pangasinan ba siya? Basta probinsya siya. Probinsya siya. Redmond Palmea. Pangsyam. Dahu. Pagka probinsya, 500 pa dalawa. Yes po. Uh-huh. Gigas na natin. Yes, uy. Naku, matutuwa yan. Si Lysil Toralba. Oo, nandito ngayon yan, nanonood. Yes, sampu. Barangay Commonwealth. Mm-hmm. Next. Severo Espilita. Congratulations. Ayan, suki na rin natin yan si Severo. Uh-huh. Panglabing isa. Ito paborito ni Attorney Plamiano eh. Ay, magbasa na nga. Maylin Lomboy Villardo. Maylin Lomboy Villardo. Congratulations. Ayan, congratulations. Pang isang dosena. Sino yan? Ang laman po niyan, 4 na kilong bigas, spaghetti at fruit salad. Wow, uy, pang 12 si Iris T. Heramis. Iris T. Heramis. Pang 13, lucky 13. Elizabeth Guerrero. Yay, Elizabeth Guerrero. Panglabing apat. 14. Nagiging ano na ako, parang bing. Si Jane Bilan Betchaida. Okay. Panglabing lima. Ang saya-saya ng kanilang ano. Sabi niyo, ano, parimiktarismo. Wow, sana all. Okay, panlabing lima, si Julie Bagadyong Rebato. Panglabing anim. Don't worry, meron pa yan mamaya.
Ruby Rose Yason. Ito yung presidente ng anti-crime natin. Ah, okay. Ruby Rose Yason, congratulations. Panglabimpito? Oh, bukas ang mga anti-crime volunteer. Meron hong gift-giving si Mayor Joy sa inyo. Alauna. Sa City Hall. Yay. Okay, panglabimpito naman si Gemmaline Manluyaw. Gemmaline Manluyaw. Kaya nila tiyak, no? Panglabing walo. 1,433 na volunteers ng anti-crime. Kay Ronnie Lianza. Kay Ronnie Lianza, congratulations po. Lagi ka manonood, ha? Mm-hmm. Panglabing siyam. Tsaka i-share mo na rin kami sa iyong mga kakilala. Baka may nangangailangan. Baka si JR to, bakit ganun? Baka si JR, baka hindi si JR yan. Baka si JR to yung pangalan niya. Okay, pang 20. Ayan, ito ay ano po to, kalahati pa lang kasi 40 lahat ipapamigay. Okay, si Blesila Espinosa. Blesila Espinosa, congratulations. Congratulations. Okay. Anong gagawin nila? Mm-hmm. Kailangan po mag-message kayo sa ating Flash TV Messenger at kasama po ang inyong pangalan, address at ang inyong contact number. Pero siguraduhin po ninyo na makapag-send ngayong alas 12 ng tanghali. Para alam namin saan kayo papadalhan. Eto ngayon, pasaload muna tayo, Tay. Sige. May 12 years old na lumalapit. Ang sakit niya ay cerebral palsy. Ang dami may sakit na cerebral palsy. Oo, ano mga bata ngayon. Ayan. Ang inilapit siya sa atin ng kanyang nanay, si Jasmine Acol. 32 years old po ito, no? So, na-diagnose yung bata ng sakit nung 1 year old pa lang sa May Philippine Children's Hospital. Ang huling check-up niya nitong November 4 last year. So, naka-wheelchair po ngayon, 12 anyos na si Kyle. Naka-wheelchair at nahihirapang umupo at naka-diaper. Nag-physical therapy po siya sa PCMC pero natigil kasi nag-pandemic. Ngayon, ang rekomendasyon po ng doktor, ituloy ito para hindi daw manigas yung mga buto sa binti at kamay. May maintenance din siyang gamot 3 times a day. Tapos kailangan niya ng diaper at isang uri ng gatas po na para sa mga ganyan. Meron namang DSWD assistance noong September, 5,000. Pero kulang kasi syempre construction worker yung tatay na ang kita lang ay 550 a day. Nasa linya po ngayon si Nanay Jasmine para malaman natin tayo kung ano ang kanilang kailangan. Aling Jasmine, magandang umaga po. Magandang umaga po, Lady Anne. Opo, eto na ang tatay. Yes, Jasmine, anong kailangan mo at tulong na maibibigay ni tatay sa inyo? Hi, Tay. Gusto ko lang po ng tulong para sa anak ko, para sa dieter at gatas niya po. Magkano yung maintenance na gamot nyo? Dahil sabi mo nga, tatlong gamot araw-araw eh. Opo. Bale, nabibili po siya ng nasa 40 pesos isang tableta po yung siya. 40 pesos araw-araw. Isang tableta po yung 3 times a day po. So, 120 ang araw-araw mo kailangan. Sige, Nay, at alam ko, Pasko ngayon at ang hinihingi mo para sa anak mo, at 12 years old na anak mo, sige na, ipadadalhan kita ng 5,000 pesos. Kahit mamaya, abangan mo kay Kagawad Test. Padadala ko kay Kagawad Test mamaya yan. Para agara na maibigay sa iyo. At kahit paano naman, itong Paskong ito, makaramdaman naman na kahit na may pambiling yes, sobra may pambiling kahit lechon manok lang okay na sa kanila yun. Tapos bigyan na rin namin kayo ng pamaskong handog grocery ni tatay. Kagawad Test, ikaw na bahala niya magdala mamaya. Ayan. Maraming salamat po, Tay. Sige po, at salamat din sa pag-aalaga sa anak mo. Tapo, God bless po. Salamat. Ayan, si Aling Hasmin Acol, yung nanay siya ni Kyle James Rovic Danau na mayroong cerebral palsy, 12 anyos. Yes. Taga Batasan Hills pala ito. Yung din hong mga sawi sa pag-ibig. Sabihin nyo lang ho kung kasan nyo ng pag-ibig at may pamimigay ako rito sa inyo. Ay, paparapol lang.
Grabe oh, tayo. Yeah. Ako talaga. Yeah. Para sigurado ka gano'n. Wala naman sinabi si tatay. Oh, wala akong sinasabi. Kayo wala akong sinasabi. Tumingin lang ako sa'yo, lady. Mukhang lady. Ay, mukhang wish mo rin talaga ngayon Pasko. No? Eh, kasi tayo ako lang naman yung ano eh. Gano'ng sitwasyon. Oh, bagay, sabi ni baby, meron na raw siya, pero hindi raw niya papakilala sa atin. Daya, di ba? Ano kaya yun? Tao hayop. Well, tignan natin kung ano ba gusto ni Bebe. Anyway, tayo ngayon, eto. Magtanong ka din, tao hayop. Hindi, joke lang. Rani, I love you. Ah, eto, iba to talaga. Nandiyan na siya. Kinahayop-hayopan to. Rani, magandang umaga. Sino yung ikwento mo sa amin? Uy, by the way, Rani, ha, papagandahin natin yung iyong segment na yan. Eh, ikaw, Rani, ha? Ikaw lang nakikinabang sa sponsor mo, ha? Ayan. Ay, pumayag na tayo. Kausap na namin. Pumayag na kami. Dami-daming nangangailangan ng hanap buhay. Pwede naman silang, pwede niyang makatulong din sa kanya na maging online seller yung mga nangangailangan natin ng balance. Pumayag na po sila. Minsan po dito, mamimigay daw po sila ng mga reseller package po nila. Yay! Yes, so, ayan. Eh, di dapat sana all na gumanda kagaya mo. Ayun. Diba? Pero di ka ba nahihirapan, Rani, na dumadami obligasyon mo? Ay, tay, kung siya nga gumanda, kaya nga, hindi pwede tayo. Di ba tayo ganun eh, no? Kung si Rani gumanda na, mas lalong dapat. Oh, mas madali na tayo. Mukhang kailangan na natin. Okay, itatry ko na rin yan ako. Okay, Rani. Mag-report ka yes, na bago pa mabuli lahat. Yes, magandang umaga po, Tatay Rani, Lady I at Kagawad Test na to. Ano ang mararamdaman mo kung biglang binaligtad ng tadhana ang gawain at obligasyon ng mag-asawa sa pamilya? Yan ang storya ng volunteer na ating nakilala. Nagkabaliktad yung sitwasyon natin. Mula noon, hindi ko naman ko kaya pinabayaan. Siya si Mang Apolinario Kamasura, 51 years old at mahigit 2 taon nang naging volunteer ng anti-crime advocates. At si Tatay Rani ang isa sa mga inspirasyon niya para maglingkod sa bayan. Kasi dati talagang magulo dito sa area natin, namin dito. So, mula nung kapitan pa siya, di nakita namin sa mga magandang mga gawain niya. Kaya mas naisipan ko, mas maganda to. Kahit pa paano, kahit sa pagservisyo na lang, pagtulong na lang, pag-volunteer na lang, doon lang ako makapag na tulong sa kanila. Hanggat kaya ko naman, duty pa rin ako. Kahit may sakit ako, basta hanggat kaya ko, ginagawa ko noon para makatulong sa ating komunidad. Ganyan si Mang Apolinario, nasa puso ang paglilingkod sa bayan. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang biglang pagbabago ng buhay niya dahil sa sakit na pinagdaraanan. Wala na akong trabaho. Yung asawa ko na lang tumulong sa akin kasi binawalan ako sa magtrabaho. Siya na lang ang tumulong sa aming pamilya. Pinaliwanag din man sa asawa ko na ganun. Tulong-tulong na lang. Tulungan ko na lang siya. Kasi akong lahat na gawain dito din sa bahay, ako naman din gumagawa. Parang nagkapalit na lang kami ba sa mga dating gawain. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ni Mang Apolinario sa kanyang pamilya, lalo na sa asawa. Mang, napasensya ka na na nagkabaliktad yung sitwasyon natin. Mula noon, hindi ko naman ko kaya pinabayaan. Alam ko naintindihan mo, naintindihan niyo. Mahal na mahal ko kayo, mga pamilya ko kaso. Wala talaga. Yun, kung wala sila, wala, sigurado wala na rin ako ngayon. Talaga, yun ang pinaghugutan ko talaga na ano, lakas ng loob. Kahit ganito na ako, laban pa rin. Kahit papaano, laban. Hanggat kaya. Isang mensahe ang iniiwan ni Mang Apolinario para sa mga taong nakakaranas din ng sakit at pinanghihinaan ng loob. Sana kahit may sakit tayo, sakit lang yan. Kailangan natin labanan yan. Kaya natin yan hanggat may pamilya tayo. Maraming nagmamahal sa atin. Gawin natin ang lahat. Okay, Rani. Yes, Rani. Anong kaya niyang gawin na pwedeng mapagkakitaan niya kahit na nasa outpost siya? Ano po, doon po kasi sila naka-duty sa San Diego Elementary School yes, po. Yes, so,
Tulad po nung presidente po nila, yun, yung tinda-tinda po, yun lang po yung pinakamabilis na pwede niyang gawin. Kasi kadalasan po, pag nag-rubbing po sila, siya po yung naiiwan po dun sa command post para magbantay ng command post na. Kausapin nyo nga ni Kagawad Tess para kung ano, bigyan ko ng hanap buhay, bigyan ko ng puhunan. Mm-hmm. Para makapagsilbi. Biro mo kasi napakalungkot ng buhay niya. Bagay, bilib ako sa asawa niya. Talagang walang iwanan. Ganun dapat ang nagmamahalan. At bilib din ako sa kanya, tay. Tinanggap niya na, baligtad na muna tayo, ikaw dyan, ako dito. Yes, at least hindi siya tulad ng ibang lalaki na talagang paalaga. Siya, sinalo niya yung nasa bahay. Yes, biro mo yung asawa niya, kasambahay. Isang marangal na hanap buhay na inaalagaan ang hindi niya kaano-ano. Diba? Na, ano, para lang mabuhay. Ilan ba anak niya? Meron po siya tatlong anak. Yung isa nasa probinsya na. Minsan nakakapagpadala pag medyo kumikita po sila doon sa probinsya. Meron mas madalas daw po hindi. Nag-aaral ba yung anak niya? Yung dalawa po nag-aaral pa po high school. Saan nag-aaral? Yan po sa Batasan National High School. Okay, sige. Dahil ito nga, volunteer to eh. Mm-hmm. Diba? Ako, promote ako ng promote ng volunteer. Buhay na bayani. Matagal na nagsiservisyo to, tapos sila ngayon na nangangailangan. Mm-hmm. Sige, ano, susustentohan ko yung anak niya na nag-aaral doon, di ba? Sa dalawa, nag-aaral. Susustentohan ko ng 5,000 buwan-buwan. Yung dalawa, para at least kahit paano sa ano, merong ano. Paalala mo sa akin yan, ha, ni Kagawad Tess. kasi ito, ano to eh, dapat tulungan to. Dahil yes, ito po. Mga ito, ang tagal ng volunteer, kapitan pa lang ako na, nagbo-volunteer na eh. Wow. Di ba? Nagsisilbi na nga, walang bayad, nagmamalasakit. Siguro namang panahon na sila naman dapat bigyan ng pagmamalasakit natin. Giving back. Tayo maganda pa dito, tayo pati yung asawa niya, bago nagtrabaho, volunteer din po natin, dalawa kaya po nga, sila. Kaya nga, So napilitan lang siya na umalis sa pagiging volunteer kasi kailangan niya. Yes, at dear mo, nag-pumasok ng kasambahay. Kasambahay siya. Oh, magkano lang ng sweldo ng kasambahay, pero magandang ano yan, trabaho. Pero kung kaya din naman nila maghanap buhay para hindi na pumasok ng kasambahay yan, bibigyan ko ng puhunan. Yun, no? Mission yun ni Kagawad Tess yan, ha? Mission yun. Okay. Di ba yung isang bata, si ano yung JR? Oh, si JR pala, magpapasko. Tess, anaan mo ko, magpapasko. Perdo sa bata. Kaya nga po. At yun kasi yung pwesto nila sa command post ni Barani, tabi ng eskwelahan tayo. Tabi. Pwede niyang ano eh, yung command post natin, pwede lang gamitin na at least kailangan eh panghanap buhay, pansuporta doon sa kanila. Sige. Ang laki ng ano nila ron, command post. Okay. Suportahan natin 'yan at Pasko talaga, yeah, tayo. Kasi ano eh, tayo tinitingnan tapos, 'di ba? Sa ating kumukuha ng lakas, ngayon naman sila nangangailangan ng lakas, tapos hindi natin susuportahan, yes, 'di ba? Totoo 'yan. 'Yun naman ang ano natin. Okay, Rani. Sige, Rani. At wag lang yung boyfriend mo ang nangangailangan ng tulong, ha? Wala akong maitutulong doon. Ang maitutulong ko lang doon, imulat yun. Siya talaga imulat. Kaya huwag nyo. Kaya naka-helmet tayo. Wala na ako yung o kaya naka-helmet tayo para hindi daw mauntog, sabi ni Rani. Yami na ngayon si Rani. Salamat na lang sa nag-aalaga sa kanyang may ano, may beauty product. Yes, oo. Pero ano ka, ampere ka. Hindi tayo, malapit na tayo. Yes, maraming salamat. Sobrang maraming salamat, Tatay Rani, Lady I, at Kagawad Testator para sa servisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Rani Barbo, so Flash TV at DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Yes, dalian nyo at 5 minuto na lang. Yes, ito tay, magpaparuleta muna tayo ng dalawang po, saglit lang to. Okay, ikot na natin ulit, pamaskong handog ni Tatay Rani. Dalawang po ulit. Hi, Joy Gala, nag-hi siya sa atin. Ito yung pang 21. Ligaya Manalo Kaligdan. Ligaya Manalo Kaligdan. Congratulations. Maligaya siya talaga. Diba? Maligaya ang Pasko. Pang 22, winner, Melanie De Unon Rivera. Wow. Melanie De Unon Rivera, 23. Sino na yan? Kayo na ang mapalad talaga. Ikot pa. Bumabaha. Next.
Angeline Sevilla. Ala si Angeline Sevilla. Okay, pang 24. Yay. Sino siya, kilala mo? Kasi mga ano natin volunteer. Okay, pang 24 si Pearly Alioso. Congratulations. Ang swerte naman ng mga ko. Pang 25. Manood ka lang talaga, hindi ka mawawalan. Correct. Pero magkakaroon ka. Marian Gallo. Uy, Marian. Isang sa ating mga chuki. Aha. Tapos yung mga diehard natin, Tess, ha? Yan, gaya ng sinabi ko, okay. I-announce nyo na lang. Okay. Pang 26, si Lizelle Torres Tura. Lizelle Torres Tura, congratulations, pang 27. Yung ating po mga diehard ay mayroong pamaskong handog din po ang ating tatay Rani. Julieta Morfe, pang 27 ka. Julieta Morfe. Okay, sino susunod? Pang 28 na yan, Tess, yung babasahin mo. Ayun, Estelita de la Torre Recuela. Isa rin sa ating mga suki yan. Pang 29. Sino yan na mapalad? Maria Leonor Pacaldo. Maria Leonor Pacaldo. Ayan. Pang 30. Sabi natin 20 lang, pero pag si tatay yung talaga, 40. No, grabe. Then. Angie Angeles, congratulations. Pang 30 po ka na mabibigyan ng pamaskong handog. Yeah, yeah. Pang 31. Binibigyan nga natin, hindi naikinig sa atin. Ang alam ko, Toy. Camille Restro. Uy, Camille. Ayan na. Napakaganda ni Camille Restro. Yes. Ha? Oh, si Lechone Elaine, di ba? 32. Sino na pang 32? Mga muse na nalang. Gina Gina Alang, congratulations po. Pang 33, umuulan ang pamaskong handog ni Tatay Rani. Ilag-ilag kasi may lata yan. Evelyn Suelo Tapa. Uy, familiar, Tapa. Tagataniman dahil. Yes, Tapa. 34, sino yan, Tess? Marilyn Barbosa. Marilyn Barbosa, congratulations. Pang 35. Sino na? 35th winner. Pamaskong handog po ni Tatay Rani. Chona Bardeloza. Ayan. Yes. Bagong silangan. Mga ano yan. Suki talaga. Suki natin yan. Pang 36th winner. Huwag kayo maglala. Hindi ngayon natatapos siya na. Meron pa susunod dyan. Uy! Ay! Si Ate Libera. Na doble. Oh, pero... Meron na. Iba pa meron to. Meron na siya. Oo. Hindi, iba pa to dahil naruleta oh, siya. Liberata Martin oh, Bautista. Talaga naman. Kasi yung kanina regalo ni tata yun. Pang Christmas, pang New Year. Yes. Aba. So, 37th winner. Cyril Bocchio. Bocchio? Bocchio? Cyril, ikaw pang 37. Pang 38. Sino yan? Fatima Bien. Fatima Bien. Ayun ang pangalan niya. Parang taga-provincia to eh. Uh-huh. Napapadalan ko to ng ano. Okay, pang 39th winner. Teresa Leoncito. Congratulations po, Teresa. Suki yan. At ito, pang huli ngayong araw na to. Dahil di dito, bukas dali meron. Dali di pa, meron pa tayo sa Friday, bukas. Pang 40th winner natin. Maricel Pascual Padayaw. Maricel Pascual Padayaw. Okay. So ngayon naman, 11 na kasi. Uh-huh. Yung ano natin, wala pa tayo ng iba. Sa paningin. Oo. Susunod na lang natin susunod yan. Na lang. Mas yes. Importante yung grocery. Yes, tama. Uh-huh. Mas gusto nila. Susunod po, yes, yes. So Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Ms. Tala Zaldivar. Mamaya naman po, alauna sa Flash TV PhilHealth at your service. Susundan po yan ang Usapang Kalusugan with Dr. Roland Mendiola. Tay? Okay. Muli po, marami-raming salamat sa inyong pakikinig at sinamahan niyo kami at hindi ho dito magtatapos. Gagawad, okay. Tess. Marami-marami salamat po sa pagsama sa amin. Maligayang Pasko po. Bye-bye! Ingat po tayo sa maghapon. God bless you! Muling magbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani.